update medyo okay na ako. Kagabi dinala ako sa emergency talaga room kasi gabi na yun, anong oras na ba yun? Yung 12 na siguro yun or ganyan, 11 siguro yun, di ko alam. So, masama takala talaga pakiramdam ko nun. Saka mahina yung boses ko nung sa una kong video, no? Update ko lang to. Ano, presensya na kayo dyan sa purong-purong ko kasi sobrang mabiyak ang ulo ko. Pag wala to, para akong matutumba. Pag ganito pa, hindi ako medyo okay yung pakiramdam ko pag mayroong ganito na hindi, parang hindi ano, parang hindi ko alam, parang mapalid ako. Bahala na sa Tagalog kung saan yung mapalit. Ayan. Vlog pa rin. Vlog for more. Masama ang pakiramdam ito. Patuloy tayo sa pagka-vlog. Update ko kayo guys. Sabi ng doktor sa akin, ano, mataas yung lagnat ko. Pero wala akong init guys. Pero yung ano ko, hinga at saka yung kinawa ko mainit. Yung mata ko talagang ma-feel ko talaga na naluluha siya kahapon, sobra. Naluluha siya na sobrang pula. Ngayon okay na. Tapos ano yung lagnat ko kahapon, sobra, over na over. Kaya pala ito, nanginginig ako. Ngayon, balik ako ulit. Papabalikin ako doon kasi mataas din yung BP ko. So, okay naman yung gamot na binigay sa akin. Kahapon, umiinom naman ako. Hindi ko lang alam kung bakit tumaas pa rin. Hindi ko alam kung mataas pa rin yung BP ko kahapon eh. Umiinom naman ako ng gamot. Siguro sa ano daw, sabi niya, sa lagnat. Kasi kaya ganun. Ayan, mabalik ka kami mamaya. Samahan ako ng amo ko mabay. Dito pala ako sa bahay ng ina ng amo ko. Kasi natakot na yung amo ko mabay. Doon siya sa bahay, doon kami sa bahay. Masama pakiramdam ko. Natakot siya, kaya dinala dito kami muna, natulog sa ina niya hanggang gumaling ako. Pero my good news, kumuha sila ng tagalinis sa labas, outside, in oras lang. So mabuti at nakapahinga ako, hindi ako makalinis, hindi ako makatrabaho. So ito yung pinaka good news kasi talagang makapahinga ako. Then, yan. Pasalamat ako kasi may kumuha yung nanay niya ng inuras sa outside lang, kumuha siya. Yun. Yan guys. Hindi ko alam kung ilang araw kami dito hanggang sa umoke ako. Ngayon, babalik kami sa hospital para tingnan ulit kung okay na yung lagnat ko, okay na yung baby ko. Kasi medyo okay na ako. Pero pag wala to, para akong matutumba. Wala rin na ginaganito ko. Sobrang sakit talaga sa ulo ko. Okay naman ako, pero yung sakit ng ulo ko hindi talaga matanggal. Sabi ng sa akin, huwag masyadong mag-isip. Hindi naman yan maalis. Kaya ito nga, nag-i-vlog-vlog para matanggal-tanggal sa isipan yung problema. Alam mo yung parang, parang sinusulo ko lang talaga yung dito nga lang ako sa YT nakakapag-share kasi mahirap talaga pag nagsulo ka na. Ayoko naman, kahit i-share ko pa sa mga kapatid ko, mahirap din naman kalagay ng mga kapatid ko, kaya ako nga lang inaasahan nila. So ito, yeah, sa isip ko lalabanan ko to, pero yung katawan ko nagigibab, hindi ko alam. Yeah, kaya natin to guys. Sana yun nga pala guys, nagchat sa akin ng representative ko kay Rafi Tulpo. Binigyan lang daw siya ng referral. So pag binigyan lang siya ng referral, hindi ako may interview, di ba? Dapat gusto ko yung may interview talaga at makausap na matulungan kami. So sabi ko, makiusap ka ulit na magpa-interview ka kasi kailangan niyang pera kasi yan, kasi kung repira lang yan, kung hindi, walang time yung ko representative kasi natatrabaho nga dyan siya sa TV5 kung referral lang. So
ano, sana makahanap siya ng paraan na makausap niya talaga si Idol Rafi Tulfo na ma-interview kami, kasi nandiyan naman siya nagtatrabaho. Sana makahanap siya ng paraan. Ayan guys, tulungan niyo ako, pagdasal na yung bahay ko ay mabawi ko ang pera. Yun, at saka makabili ako ng bahay na hindi ako mascam. Yun talagang gusto ko makausap si Rafi Tulfo na makapatulong ako sa kanya na ako hahanap ng ano bahay kung saan ako bibili. Puro gusto ko ipawitness na yung bahay na bibiliin ko ay hindi na talaga scam. Yun po. Yan. Ito lang po yung update. Mamaya pag titingnan ulit ako kung okay na yung lagnat ko tsaka baby ko. Try ulit. Pero nagminom naman ako ng gamot. Kahapon in-injectionan lang. Dinextrose lang naman ako para pang palakas. Kasi suka ako ng suka. Dinextrose ako. Itong iso lang, isang ano lang man. Isa lang naman bote. So, mga 30 minutes lang ata yun. So, ngayon tingnan ko mamaya. Pagdating namin guys, i-update ko yun. Bye-bye. Thank you sa mga nag-comments dyan, sa mga concern sa akin. Salamat, si Silabs, Ann Takaw, kay Sis Rosely, and lahat nandyan, hindi ko kayo ma-memorize. Thank you very much, I love you guys, and huwag kayong magalala, i-vlog ko yung bahay ko kung ano yung nangyari. Yan guys, thank you and God bless.